yung webin tadi, nag-aaralan natin yung time scale ng mga pangyayari sa mga huling araw. Medyo pinuto natin ito dahil kukulangin tayo pagka i-extend pa natin sa likod nito. Subalit, inupisan ko yung timeline mula doon sa first coming ng ating Panginoon sa Kristo. Ito yung araw na pababa. Those that have already their copies of the slides with you, it would help you very much with your neighbor to look at the slides on a closer scale. Dito, yung unang araw na pababa na ganyan, that's the first coming of our Lord Jesus Christ when the Son of God incarnated Himself. Dito, no? So, I started the timeline there hanggang sa panahon na ito, sa panahon na lagpas na dito sa paggawa ng Panginoon Jesucristo ng bagong langit at bagong lupa. Yung 1-8, 2-8, 3-8, yan ang tinatukoy natin na the new heavens and the new earth. Yan yung symbol na ginagay natin dyan. This is the period for the perfect kingdom of the Lord Jesus Christ, where He will reign forever and ever. Ginawa dito yung new heavens and new earth. Dito, yung first coming ng ating Panginoon sa Kristo. And we've been discussing the two comings of our Lord Jesus Christ. First coming and the second coming, which is made up of two events. Una, yung rapture, that's the first phase, no? Yung araw na pataas na yan. Ang kaulugan yan ay yung mga narito sa lupa, una yung mga patay, at pagkatapos tayong mga buhay ay kukunin ng Panginoon doon sa labaap. We shall meet the Lord in the air. No? That's the first event of the second coming. Ito second coming ng Panginoon Kristo. That's the first event. That's what we call the rapture. No? Wala yung salitang rapture sa Bible, but the event is there and it is called rapture, where first the dead in Christ shall rise first, and then we who are alive and remain shall be caught up with them in the air to meet with the Lord in the air, and we shall be with the Lord forever. No? So, nandun na tayo. Nandun na tayo. Tayo kaya nandun lahat? Yes! Ah, praise the Lord. Kinesip ko lang kung gising pa kayo. Niyan, ng rapture, ang sanlibutan ay papasok sa tinatawag na the Great Tribulation Period, which is a span of 7 years. Dito sa 7 years na yan, dito ipapakita ng Panginoon o i-apply yung kanyang judgment upon all those that are ungodly, those who are disobedient, those who cannot believe the gospel of our Lord Jesus Christ. So, ang sinasabi natin, dito yung pagdating ng Panginoon Jesucristo, pagkuha ng Panginoon Jesucristo sa lahat ng mga mananampalataya sa Kanya, patay at buhay, hindi nalalaman ito kung kailan. When will this happen? No man. No, not the angels. No? No one can know the coming of the Lord Jesus Christ for His believers. Walang nakakaalam yan. That's why the Bible
The Lord Jesus Christ has given us a warning, no? Be watchful and be ready. So anytime, this can happen anytime. Pagkatapos ang isang libutan, papasok na sa Great Tribulation period, where the Lord will pour out His judgment upon the ungodly, upon the unbelieving, no? Upon the disobedient. Ito yung 7 taon na ito. During this period, the Antichrist will reveal himself as to be worshipped in the middle of this 7 years period. Subalit, dito sa first half, there will be peace because the Antichrist will make a peace pact here with many during the first half. But in the middle of the 7 years tribulation period, sa kalagitnaan nito, i-declare na niya ang kanyang sarili na Diyos. At ito ay kanyang gagawin doon sa loob ng templo ng Israel. Meaning, at this time, meron na palang temple. Right now, at this point, narito tayo, the age of the New Testament Church, walang temple. As we have seen in the past lessons, no? Walang temple. Subalit dito, there will be a peace pact because the Antichrist will allow Israel to do the offering in the temple. So dito meron ng temple, no? But in the middle of the 7 year tribulation period, he will declare himself to be God, to be worshipped. Of course, ang Israel, hindi papayag yan. At ang gagawin nitong Antikristo na ito, he will amass everyone, every nation, to go after all those that do not have the mark of the mark of the beast, no? On their hand or on their forehead. So, pati itong si ang bansang Israel, ito yung tutugisin ni Satanas doon sa wilderness. Ito yung babae doon sa Revelation chapter 13. Tutugisin niya ito. But the Lord has prepared a place for Israel. So, the Lord will protect Israel there for the period of 3.5 years. What the Antichrist will do will, he will gather all the nations against the nation Israel, and they will make war against the nation of Israel in what we call the place as Armageddon, or yung the Valley of Megiddo. Dito, matindi ang labanan dito. No? And Bible scholars say that if the Lord has not intervened because of the intense nuclear armaments here, talagang maupuno na itong sagigutan na ito eh. But the Lord will intervene. He will come down personally. Ito yung second phase ng kanyang second coming. At dito, sa pamagitan ng kanyang spirito, ng kanyang salita, ay kanyang tatalon dito. Yung tatlo. Sino yun? Yung si Satanas, yung Antichrist, at saka yung the false prophet. Yung Antichrist at saka false prophet ipupulit dito sa lake of fire and brimstone. Ito, no? Subalit si Satanas, ilalagay sa bottomless pit. Okay. And the Lord, because there's no more deceiver, when the Lord reigns here for a period of 1,000 years, there will be peace because there's no more deceiver. Sa panahon na ito, ang Panginoong Kristo
siya yung personally, visibly reigning from his throne in Jerusalem. Ito yung inaantay ng mga Hudyo dito. No? The prophets who prophesied the coming of the Lord Jesus Christ, they saw the establishment of his kingdom. Ang hindi nila ma-reconcile masyado ay dahil yung first coming ng Panginoon ay nakita nila it is coming as the suffering Messiah. Sapagkat dito sa kanyang unang pagparito ay kanyang ahoy ng kasalanan ng buong sanglibutan at kanyang papayaran ito sa pamagitan ng buhay ng kanyang katawang tao hanggang kamatayan dito sa cross na ito. So, that's the reason why he came as a suffering Messiah. What they saw also is his coming in power and glory, yung second coming niya. Doon sa Revelation chapter 19 dito, kasama niya lahat ang mga saints, ang kanyang mga host from heaven, kasama niya dito para lupigin niya si Satanas, si Antikristo, at sa kanyang false prophet. Dito, sa tinatawag nilang Battle of Armageddon. So, that's the first coming and second coming. At pinag-usapan natin nung una na gusto ng Panginoon, we should always be ready for His second coming. Ito yung hindi natin alam kung kailan niya kunin ang kanyang mga mananampalataya dito, no? When he will rapture the church, kukunin niya dito. Oh, by the way, there will be some who will not receive the mark of the beast here during the tribulation period. They will also be resurrected here. They will be beheaded for the testimony of Jesus and for the word of God. No? Kaya dito, bubuhayin sila ng Panginoon dito sa Revelation chapter 20. No? Dito yung mga tribulation saints, bubuhayin. But the church of which all of us should be belonging, dahil lahat tayo ay tinawag ng Panginoon na umalis sa kasalanan, no? Tinawag na umalis sa kasalanan, lumabas sa kasalanan, at magsisi at magtalaga ng ating buhay sa Kanya. All those who have been called by the Lord Jesus Christ and obeyed Him in forsaking the world and the sin and follow the Lord Jesus Christ in faith, hope, and love, ito yung mga kabilang dito sa New Testament Church. Ito yung sinasabi na aagawin ng Panginoon dito. When He will know that, we do not know. We do not know. Kaya, kung ayaw mo pumunta rito sa matinding kapigatian na ito, tiyakin mo na ikaw ay handa lagi na kunin ng Panginoon anytime. It could be tonight, could be tomorrow, we don't know. Baka mamaya, baka dito pa lang kunin tayo ng Panginoon, we don't know. But what is important is that when the Lord Jesus Christ comes for the church, we are all ready and we shall be with the Lord forever. Ang tanong ngayon eh, ito pala yung deadline ng Panginoon. There's a deadline where the Lord Jesus Christ is exercising His grace upon each and every one of us that we should believe in Him while there is time. Dahil ang Panginoon, siya ay mapagpahinobos na inaantay tayong lahat na mga sisi upang hindi tayo mapahamak. No? The Lord is not slack in His promise as some men consider slackness. But He is long-suffering, not wanting anyone to perish, but that everyone should come unto repentance.
So, ayaw niya na tayo ay magdusa dito. No? Because we are not appointed unto wrath. Dito, yung wrath ng Panginoon, dito, no? Dito, nagbibiyaya ang Panginoon sa atin, pinagbibigyan tayo lahat. May grace period dito. Pagdating dito, tapos na ang kanyang grace period, lahat na dito hatulan na ng Panginoon. No? The day of vengeance of God will be during this period. Ito naman yung declaration of the acceptable year of the Lord. Pero, merong deadline niya. Merong deadline. Ang tanong ay, maaari ba ng isang tao ay lumampas sa deadline na ito? There's a deadline. Maaari o kaya ang tao na narito sa pagbibiyaya ng Panginoon, sa pagbuo ng kanyang New Testament Church, inaantay tayo lahat na tayo ay makilakip sa Panginoon Jesus Cristo bilang siya yung symbolically our ark here, that before judgment comes, before the flood of judgment comes, we will be taken up by the Lord so that we won't go through the great tribulation period. So, maaari ba ang tao tuloy-tuloy? Pagkabat nasa biyaya ng Panginoon, tuloy-tuloy, he will cross the deadline and therefore, the Lord will give him up. May panahon ba ng Panginoon ay pinagpapakita tayo ng biyaya, pinagpapakita tayo ng pag-ibig, pero pagdating ng walay, hanggang ito ka na lang. If you go beyond this, you have to go through judgment. Right now, dito binibigyan tayo ng Panginoon ng panahon. Based on this diagram, yes, merong panahon na ang Panginoon ay tatapusin niya yung biyaya na pinapakita niya sa buong sangkatawan nito. Nainantay tayo that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. So, there's that deadline. There's that deadline. Ang tanong ng marami ay, akala mo ba ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig? Bakit niya ilalagay ang mga tao sa kahatulan? Totoo na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. But we should not forget that He is also a God of judgment. Yung isang bahagi ng katotohanan, one side of the truth is that God is love. God is gracious. But the other side of the truth is that God is a God of judgment and wrath. So, kapag lumampas ka sa deadline na ito, oh by the way, you may not even reach up to here. Baka dito pa lang, maaaring kunin ka na ng Panginoon. And if you have not committed your all to the Lord Jesus Christ, you will not be resurrected here. There are two ways we will be going. We will be going by death, or we will be going by rapture. If you die in the Lord, you will be taken up in this rapture. But if you die in disbelief, being disobedient to the gospel of the Lord Jesus Christ, mare-resurrect ka rin, but not here. You will be resurrected here at the Great White Road Judgment. Because here, at the Great White Road Judgment, all of those who have not been included in the first resurrection will be resurrected
during that second time or second resurrection, but they will be placed, they will be cast into the lake of fire and brimstone, and they will be suffering day and night forever and forever. Amen to you. Ayun. Maari pala ang tao, darating ang panahon na sabi ng Panginoon, deadline mo na. Yes. No? Yes. Yung text namin nung linggo sa Project 4, doon sa Proverbs chapter 29, verse 1. Meron siya sabi doon na he who is often rebuked and hardened his neck, no, shall suddenly be destroyed without remedy. Ang isang tao na laging sinasaway, he who is often rebuked, no, or reproved, ang tao na laging nasasaway, ngunit napatigas niya ang kanyang leeg. Ano yung stiff leg? Yun ay pagmamatigas sa Panginoon. Di ba pagmatigas yung leeg mo? Parang taas ang pati. You have a feet and feet up to you. Yabang mo. Pag kinakalabit ka ng Panginoon, kinakalabit ka naman ng Panginoon, kulit-kulit. Ayaw mo pansinin ng Panginoon. Ayaw mo limunin ng Panginoon. He who is often rebuked or reproved and stiffens his neck shall suddenly be destroyed. Sudden destruction. There would be that sudden destruction that comes unto you. And then, there is no remedy. Wala, walang remedyo na yan. Because you've chosen to go against the Lord. Therefore, the Lord has applied unto you what is due unto you. Ano yun? Judgment. Wala, yun ang ginos ko. Yun ang ginos ko mo, yan ang kapwa mo. Okay. So, may deadline pala tayo. Lahat tayo may deadline. And the frightening thing here is that when you cross that deadline, there's no remedy. There's no remedy. Wala nang remedyo. Alam niyo yung point of no return? Pagka yung aeroplano, pagdating off sa runway, no? At alam natin yung piloto, pwede niyang ihinto before that point of no return. But once he has gone through that point, wala na talagang ipipili kung nakikip ko yan, sorry, take off yung aeroplano. Otherwise, papapahamak yung airplane, no? Sa takeoff. So, meron tayong point of no return. There's no, meron tayong deadline. Ngayon, so, with this verse, Proverbs 29, verse 1, gusto ko sana tingnan natin yung four lessons na pinapakita sa atin ng Panginoon dito about this deadline na nag-uusapan natin. He who is often reproved. Ang Panginoon, lagi tayong pinakalabi. Wala siyang pinabayaan ng sino man sa atin, kundi lagi tayong kinakalapit. Lahat ng mga nasa impyerno ngayon, lahat sila ay laging kinakalapit ng Panginoon. Every one of us is being reproved by the Lord. Kung hindi ka pa saved, yung Holy Spirit, no, is reproving you in sin, judgment, and righteousness. In sin because you do not believe in me, sabi ng Panginoon.
In other words, kahit gaano ka kabait, kahit gaano ka kabuti sa iyong kapwa, if you have not believed in Him, you're still in your sin. Kala ng mga iba kasi, napakabait ko talaga ng tao. Wala akong sinasalbahe. Nagbibigay ako sa mga charity. Nagbibigay ako sa simbahan. Tumutulong ako sa aking kapwa. Napakabait ko talaga. Kaya sa langit ako papunta, yapak doon. Ano yun? Anong magdadala sa iyo sa langit? No? Yung mabuti mong luha? Kailan naging? Ito yung mga problema na marami. Hindi nila malaman kung sila ay papasok sa langit o hindi. Mga Katoliko, that's the question that they have in their minds. Sabi ni Pare Carion noon, no? Sabi niya, walang nakakalam kung ang tao ay papasok sa langit o hindi. Yung totoo yun. No? Dahil, by the authority of the word of the Lord Jesus Christ, everyone who believes in Him is assured of that eternal life. Is assured of that salvation. Ang magdala sa atin sa langit ay hindi yung kabutihan natin, kundi ang Panginoong Jesucristo. Siya ang magdala sa atin. No? So, gano'ng kamang kabait, kung hindi ka nakapagtalaga ng iyong buhay sa Panginoong Jesucristo, you're still in your sin. And you will not be able to get to heaven. Because our going to heaven is by grace. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. No? For by grace are ye saved through faith. It is a gift of God. Not of works, lest anyone should boast. No? Okay. So, ang ating mga mga hindi pa mananampalataya sa Diyos ito, kinakalabit ng Panginoon. Lagi kinakalabit niya. And kung ikaw ay lagi kinakalabit, maaaring sagot mo, no. Kinakalabit ka, doon sa kanan, doon sa kanan. So maaaring ayawan mo yung kalabit na yun ng Panginoon. Kaya ang isang paalaala ng salita ng Panginoon Jesucristo ay kapag marinig ninyo ang kanyang tinig o paalaala ng kanyang Espiritu, I mean, kapag marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag niyo pagmatigasin ang inyong puso. If the Lord Jesus Christ is pleading with you now through the Holy Ghost, please listen. Pakinggan niyo siya. Dahil ang tawag niya sa bawat sa atin ay umalis sa kasalanan at magtalaga ng ating lahat sa Kanya. That we may not cross the deadline. Maaring ang pagtalapit sa atin ng Panginoon ay maaaring sa pamamagitan din ng mabuting o ng kabutihan niya. No? Dahil kung ikaw ay ligtas, thank the Lord for His goodness. Kung hindi ka ligtas, you still have to thank the Lord Jesus Christ for His goodness. Bakit? Sabi ng Bible, do you despise the goodness, the richness of His goodness and His forbearance and His long-suffering? Not knowing that the goodness of God leadeth thee unto repentance. Yung kabutihan ng ating Panginoon Jesucristo, yan ay umaakay sa atin sa pagsisisi. The fact that He has not yet or He has not yet come here for His saints, yung mga hindi pa nakapagtalaga ng kanilang lahat sa Kanya, pinagbibigyan ng Panginoon, naantay sila. No? Meron yung kanta na He was there all the time. Waiting patiently in line. He was there all the time. Dahil nagkanta yung Panginoon sa mga suwail sa Kanya na sila ay pumasok sa Kanyang daong ng kaligtasan.
upang pagdating ng baha ng kanyang hatol at pot at galit sa lahat ng mga sumayon sa kanya, sila ay ligtas. So, pinagbibigyan tayo ng Panginoon. That's His goodness. That's His grace. Palagi tayong pinagpapakitaan yan. Ang isa pang paraan ng Panginoon Jesus Kristo na pinapaalalahan tayo, pinapalapit tayo, para hindi tayo lumampas sa deadline, ay sa pamamagitan ng kanyang salita. Malamang, mayroong mga ilan sa inyo na narito sapagkat gusto ng Panginoon na paralahan kayo na ang kanyang pagdating ay anytime. It could be in a minute now, could be in an hour, it could be in a day, you don't know. He's giving you all the possible ways by which you can repent and come unto Him. Walang mapupunta sa impyerno na hindi sapat ang pagpapaalaala ng Panginoong Hesukristo sa kanya. Lahat ng nasa impyerno ngayon, pinagbigyan ng Panginoon ng kanyang mahabang pagpapahinoon upang hindi sila mahulog doon. But there's a time when the Lord Jesus Christ will have to deal with us in His judgment. So, He who is often rebuked, no? Laging nagpapaala-ala, kumakalabit ang Panginoon sa atin. And stiffens His neck. Stubborn yung tao. Kinakalapit ng Panginoon, but every time the Lord touches him, says, Jesus, come on again. Karapit, oh Jesus, sa kanya. His teacher's system. Yung paano ang tao na umabot sa punto na siya nagmamatigas sa Panginoon sa pamamagitan ng manyana habit. Diba? Kakalapitin ka ng Panginoon. Jesus, oo. Gusto mong iligtas mo ako, pero bukas na, bukas na. Hayaan mo muna magdamag ako ngayon. Magpakasasya sa aking kasalanan. Diba? Hayaan mo muna isang araw na mabuhay ako sa kasalanan. Sa kanan. Okay, bukas na. Ang turo ng Bible, huwag kang magmalaki, huwag mo ipagmalaki ang bukas. Sapagkat hindi mo alam kung ano ang daladala ng kinabukasan. Boasted not of tomorrow, for you do not know what tomorrow shall bring. So, hindi mo alam. Noong nag-tributin ako ng sermon noong Sunday, madaling araw, tama-tama yung kanta. Yun ang kinakanta. Boast not of tomorrow, for this day, we can serve the Lord Jesus Christ. And this day may no longer come. Panahon na po, kung ikaw ay kinakalabit ng Panginoon, huwag mo lang pagmatagalin. Kinakailangan, bumalik ka kaagad sa Panginoon Jesus Christ. Kinakalabit ka. Huwag mo sabihin, bukas na Jesus. Bukas na. O kaya, sa pamamaraan din ng bakit paano pinapatagal, pinapatigas ng tao ang kanyang puso sa Panginoon sa pamamagitan din ng pride. Marami sa mga nasa alta sosyedad na mahirap maabot ng gospel ng Panginoon. Dahil ang tingin nila, kapag sila ay nakapag-aral
nagmataas na antas sa pag-aaral sa universidad. Lalo na kung sila ay nagtapos sa ibang bansa, lalo sa atin. Merong mental, merong colonial mentality, no? Kapag sa labas, naku, magaling niya. Pag sinabi, sa Pilipinas siya nag-graduate, naku, malaya. Pag sinabi, ako ay nag-graduate sa Princeton, naku, iba yan. Ako ay nag-graduate sa Oxford, naku, iba yan. No? Yung mga nandun sa mga matisal na susunod, mahirap maabot ng gospel ng Panginoon. Then, ang pagkaalam nila, yung gospel ng Panginoon, para lang yan sa mga medyo perang pag-iisip. Ayan. Pero mo, sasampalataya ka sa hindi mo nakikita. Kaming mga nasa aghang, ang amin lamang sinasampalatayan ay yung mga nakikita namin. Yung mga napapatunayan namin, yan ang aming training. Yan. Hindi kami maaari sumampalataya sa hindi namin nakita. Eh, sabi sa Bible eh, for we look not at the things that are seen, for the things that are seen are temporal. But we look on the things that are eternal, that are not seen, because the things that are not seen are eternal. Yan. Yung mga nagsasalita ng ganyan, na hindi nila mapaniwalaan ang Panginoon sapagkat hindi nakikita, bagamat sinabi ng Panginoon na blessed is he who believes in me and yet have not seen. No? Yung mga nagsasalita na hindi sila maaaring maniwala na may Diyos, sabi ng Bible, they are a fool. Bakit? Dahil mas malaki ang pananampalataya na kailangan mo upang paniwalaan mo na walang Diyos. Pagkatapos mo tignan ang buong kalawakan na these are all systematically moving without colliding with each other. Sa dinami-dami, no? Billions and billions of heavenly bodies. Walang accident na nangyayari. No? Hindi mo maisip na merong gumawa niya, merong may disenyo yan. If this simple was, simple lang ito, hindi natin mapaniwalaan na ito ay nagkataon lamang, nagsama-sama lamang at naging relo. Walang gumawa. Naniniwala ba kayo? Pag sinabi ko, itong relo ko na ito, nakita ko lang yan eh. Ang daming pirapiraso ang mga parte, nagsama-sama na din relo. Maniniwala ba kayo doon? Eh, ilang piraso lang ang partes nito? Eh, yung heavenly bodies, billions and billions, gumagalaw yan, no? They're in unison. Ngayon, sinasabi na, the universe is expanding. Whether it will continue to expand or then suddenly it will implode, hindi pa nila alam yan. But so far, the heavenly bodies are moving in unison. Ito, hindi natin mapaniwalaan na merong gumawa ito. Yung ba kaya? Yung sangkaranitan? Na walang gumawa? You need more faith to believe that there is no God who created this whole universe. You need more faith than to have faith and believe that there is such a creator. And that's our Lord Jesus Christ. And so yung mga yun, what keeps them from coming to the Lord Jesus Christ is pride. Ang isa pang maaaring makapagtigil sa kanila sa pagsuko ng kanilang buhay sa Panginoon sa Kristo, they are lovers of pleasure rather than lovers of God. In the last days, yan yung isang katangian ng mga tao. No? They are lovers of pleasures
rather than lovers of God. Lovers, whatever that is, no? A vile habit, maaari yan ay adultery, maaari yan fornication, maaaring drunkenness, maaaring even your lifestyle, worldly lifestyle. Mas gusto mo yun kaysa pumunta ka sa Panginoon. Marami, pagka-Sunday, mas gusto nilang mamasyal sa mall. They give up going to church before they can enjoy themselves in a mall. And sinasabi ng Panginoon sa atin eh, unahin niyo muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang kapiran at ang lahat ng ito ay pawang idaratan sa inyo. Of course, there is pleasure in sin. There's a pleasure in sin. Sabi nga ng mga taga-sanglibutan eh, kung ano pa yung bawal, yung pang masarap. Diba? Ano sinasabi ng sanglibutan? There's pleasure in sin. But it's only for a moment. Ang sinasabi naman ng Biblia, there is pleasure in righteousness. Because the Lord of glory and grace does not withhold anything good from us who walk uprightly. And sabi ni Jeremiah, your sins have kept you from the good things. Ang nag-blablak sa atin sa mga mabuting bagay na dulot ng Panginoon ay yung ating mga kasalanan. But if we want really the good things to come to us, eto, you have to walk uprightly. He does not keep anything good from us. Parang sinasabi niya, come on, help yourself. Enjoy yourself in the kingdom of the Lord Jesus Christ. So, anong sabi natin? He who is often rebuked and stiffens his neck, stubborn. Sudden destruction shall come unto him. Paano tayo sinisira ng Panginoon pagkakwat? Lumampas na tayo sa red light. Dahil nagpupumilit ka, nagmamatigas ka sa lahat ng rebuke ng Panginoon, sa lahat ng kanyang reproof, kinalabit kang ganyan, sinasabi, Jesus sa kanan, Jesus sa kanan, Jesus, bukas na. Jesus, mas gusto ko ito, mag-enjoy ako dito kaysa sa iyo. Pagka yun ang lagi natin sinasabi, time will come when we will cross the deadline. Mapagpahinoon ang Panginoon, pero may panahon na hanggang dito pa lang. Because in Genesis chapter 6, prior to the flood, ang mga tao nagpakasama na nagpakasama. Ang sinasabi niya, the thoughts of the imaginations of their hearts was only evil continually. Walang inisip ang kanilang puso, kundi kalikuan, kasamaan, patuloy. And mind you, during that time, the man or mankind was of renown. Napakadunong. Dahil magmula kay Adan, napakadunong ang mga tao eh. And I've often told you that during those old times, ang tao hindi caveman. Hindi nakatira sa yungi. Hindi. That's not true. Because during those times, yung pumatay kay Abel, Cain was able to build great civilization. Nakapagtayo sila ng patatanyag ng mga sibilisasyon. So, ang during those times, napakarunong. At kung napakarunong ka na wala kang inisip kundi pawang kasamaan, napakasama mo.
Napakasama. Napakarunong sa kasamaan. And what did the Lord say? The Lord said, my spirit shall not strive continually with man. May panahon na pinagbibigyan ka ng Panginoon, pero darating din ang panahon, hanggang dito ka na lang. Hanggang dito ka lang. And that's the time when the Lord let the flood cover the whole earth. So meron din panahon na tayo ay umabot sa yugto na yun. No? That's the time when God, doon sa Romans chapter 1, meron akong minarkahan doon sa aking Bible eh. There are three verses there. Verse 24, chapter 1. God gave them up to their uncleanness. Verse 26. God gave them up to their vile affections. Dahil yung mga lalaki, kinuha nila yung mga lalaki. Yung mga babae, kinuha nila yung mga babae. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Yan yung panahon na yun. Diba? Yung same-sex marriage is not being allowed. And in the states, it's now legal in some states. No? Hindi naman lahat ng mga states. So, God gave them up to their uncleanness. God gave them up to their vile affections. And then God gave them over to a reprobate mind. Kapag nagmamatigas tayo sa Panginoon, time will come when the Lord says, enough is enough. Tapos na. So, destruction will come. So that even those who are supposedly bright, they cannot even discern what is right and what is wrong. Bakit? Because in 2 Thessalonians chapter 2, verses 11 to 12, meron sinasabi doon, for this cause, God sent them strong delusion. Nagpadala ang Panginoon ng mga mga bagay sa kaisipan na makakapagpalito sa kanila upang hindi nila malaman ang tama sa mali. No? God, for this cause, God sent them strong delusions that they should believe a lie. Ang papaliwala nila ngayon ay hindi na yung katotohanan kundi yung kasinungalingan. Bakit akala ko ang Diyos katotohanan? Bakit ang pinapadala niya kasinungalingan? Hindi lang yan. Because after that, ang sabi na that all of them should be damned. Oh, matindi. Matinding judgment ng Panginoon. Nagpadala ang pagkalito ng mga tao upang paliwala nila ang kasinungalingan upang sila ay mapahamak. Bakit ganon? Because these are the people who refuse the truth, who did not believe the truth, and have their pleasures in unrighteousness. Kapag ang tao ang nagpapatuloy sa pag-ayaw sa katotohanan, at ang kanilang kagustuhan ngayon ay yung unrighteous. Darating ang panahon. O sige, yan ang gusto mo. O ito. Ang iyong kaisipan ay malalambuan na. Paano pa? Pagpapadala ng Panginoon ng destruction sa mga taong ganito, nagpapatuloy. Nagmamatigas sa Panginoon. Ang isa pang paraan ay kapag ang puso mo ay nagmamatigas sa Panginoon, no? Nagmamatigas. Patuloy ka nagmamatigas. Darating ang panahon, ang Panginoon na mismo ang siyang magpapatigas ng iyong puso. Do you remember the Pharaoh? Pinaghiwalayan ng Panginoon siya para mapaniwalaan niya na dapat palayain niya ang bayan ng Panginoon para pupunta dun sa lupang pangako. Pagpakita ang Panginoon ng himala, yung ilog magiging tubo. Wala.
kayo pa rin. Magbabagigas sa Panginoon. Ang Panginoon, magpapadala ng palaka. Ayaw pa rin. Magpapadigas pa rin ang Panginoon. So, paulit-ulit yung ganyang himala. No? Ay sinasabi, pagkaroon sa himala, and Pharaoh hardened his heart. Himala ang Panginoon. Sabi naman, and Pharaoh hardened his heart. Ayaw nang palayain yung mga Israelita para pumunta sa lupang pangako. Paghimala na ng Panginoon, and Pharaoh hardened his heart. Pagdating sa dulo, naghimala ang Panginoon, and the Lord hardened the heart of Pharaoh. Kung patuloy mong pinagmamatigas ang puso mo sa Panginoon, karating ang panahon, ang Panginoon na mismo, pagmamatigasin niya ang puso. Yan ang nais mo. Yan ang nais mo. Ang isa bang paraan ng Panginoon sa pamamagitan ng pagwasak niya ng ating katawan? Pagwasak niya ng ating katawan. Sabi natin, malakas pa ako. Bata pa ako. Marami pa akong panahon sa gayong dita ito. But again, the Lord says, what's that? Of tomorrow. Hindi mo hawak ang panahon mo. Pinapaalaala sa atin ng Panginoon sa pamamagitan halimbawa ng karamdaman o kahinaan ng ating katawan. May pakita niya na we're not here for long. Merong palabas si FPJ noon. Di ba? Isang bala ka lang. Sabi ng Panginoon sa iyo, isang hininga ka lang. You're one heartbeat away from heaven or from hell. Isang tibok ka lang. Ayun. Isang tibok ka lang. Either you are in heaven or you are in hell. Ganun ka-fragile tayo. No? Ganun tayo ka-fragile. So, he who is often reproved and hardens or stiffens his neck or hardens his neck shall suddenly be destroyed without remedy. There's no more second chance. Once we cross the deadline, there's no more second chance. For the Bible says, it is appointed unto man once to die and then judgment. Yan ang pinili mo nung meron ka pang kakayahan na magpasya, nung may panahon ka pa na magpasya. So, tapos na ang panahon ng iyong pagpapasya. Here is what you have chosen. Ito yung pinili mo. O ito. You have chosen heaven. Ito. But if you've chosen heaven, the Lord will take care of you. No? There's no remedy. There's no remedy. Kaya nga, ang Panginoon, nangungusap sa atin ngayon. Lahat tayo, kinakalapit ng Panginoon. He rebukes us. He reproves us. He reminds us of His love. He's a loving God, but He is also a God of wrath. Right now, He's giving us the chance to choose His love or His wrath. Nasa atin yun. Tayo tinawag dito ng Panginoon para pakita niya na mahal tayo, kinakalapit tayo, na kung pagmatigasin natin ang ating puso, then sudden destruction will come unto us. And it is without remedy. That's why the Lord is calling us tonight. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Gusto ng Panginoon na hindi tayo magulabog sa dagat ng kasalanan, kundi magkaroon tayo ng kapahingahan doon
sa kanyang katatagan na patuloy. Yun ay makakamtan lamang natin kung umalis tayo sa kasalanan at magtalaga tayo ng ating lahat sa Panginoon sa Kristo. Are there any announcements? Wala. For the bishops, there will be, we will have our visit to Ramon Isabela. No, Ramon Isabela. Rojas. We will be leaving at about 3 o'clock. 3 o'clock Friday. 3 a.m. 3 a.m. on Friday. Doon sa project for meeting point. No? Meeting point. No? We will visit our brother bishop in Rojas, Isabela, si brother Pabros. We'll also visit the ministry, how it's going on there, and we'll try to help them, whatever help that we can do. Lahat ng may pangangailangan sa Panginoon, itang sa kamay. Okay, mayroon niyo na. Tayo po isama-sama manalangin. Hallelujah, Jesus. Marami pong salamat, Lord, na hindi ka po nagkulang ng paalaala sa amin. Mahal na mahal mo kami, Panginoon. Kaya, lagi mo kaming pinapaalalahanan. Lagi mo kaming sinasaway na kami, Panginoon, ay makapamuhay ng matuwid na pamumuhay upang sa iyong muling pagbabalik, kami po ay merong katiyakan na kami po, Panginoon, ay makasama mo magpakailanman. That if we abide in you, that when you appear, we shall have that confidence and we shall not be ashamed at your coming, Lord Jesus. Kaya nga, Panginoon, tulungan mo po kami na mapagtagumpayan namin ang lahat ng tawag ng sanglibutan na ito. At ang papakinggan namin, Panginoon, ay pawang lamang ang iyong tawag sa amin. Na kami, Panginoon, ay sumunod sa iyo ng buong katapatan upang sa gayon, Panginoon, kung saan ka man tumaroon, ay tumaroon din kami. At alam namin, Panginoon, na isasama mo kami sa iyong kalawalhatian magpakailanman upang hanggang sa kawalang hanggan kasama ka na namin, Panginoon. At habang narito kami sa lupang ito, Panginoon, ikaw po ang nagsabi rin na kung ipagkatiwala namin ang aming lahat sa iyo, iingatan mo kami, Panginoon. Kaya, Lord, narito po ang aming mga kahilingan. Ikaw po ngayon, Panginoon, ang magdulot ng iyong katugunan na ito ayon sa iyong pangako, Panginoon, na kami, Panginoon, ay iyong iniingatan sapagkat ikaw ay naparito upang kami ay magkaroon ng buhay at ng kasaganaan ito. Sa pangalan mo po, Panginoong Jesucristo. Amen.